Mga motorista, ang pag-uusapan natin sa video na to, ang 400cc na Legal Express. Pero bago natin pag-usapan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakipindot na ng subscribe button at pindutin na rin ninyo ang kalimbang para lagi kayong updated sa aking video. Tigit sa lahat, huwag kalimutan i-follow ang aking Facebook page at pag-share ng video na ito kung nagustuhan ninyo. So ito na nga mga motorista, pag-uusapan natin dito ang 400cc na Legal Express. Oh my God! Wow! Ang Kawasaki ay naglabas ng bagong big bike, subalit ito ay affordable at abot kaya ng ating mga kamotorista. Ito ang Kawasaki Dominar 400cc ng isang Legal Express na motorcycle. So alam naman natin si Kawasaki ay mga naglabas ng mga big bike, subalit napakataas ng mga presyo. What? Kung kaya't si Kawasaki ay gumawa ng Dominar 400cc para sa mga motorista nating gusto magkaroon ng big bike na affordable at abot kaya ng bulsa. Pag-uusapan natin sa video na to ang specification in terms ng feature, dimension, at engine. At higit sa lahat, ang presyo na gusto malaman ng ating mga kamotorista. At sa mga magtatanong kung meron na ba nito sa Pilipinas, yes, meron ito sa Pilipinas. Nilaunch na ito ni Kawasaki. Ito nga ay pinag-aagawan na ng mga kamotorista natin dahil budget mill nga ito, kayang-kaya sa bulsa. Tara na, silipin natin ang Kawasaki Dominar 400cc at bigyan natin ng isang malupit na montage. Let's go! Ang Kawasaki Dominar 400cc ay mayroong engine type na single cylinder, 4-stroke, DOHC o dual overhead cam, 4 valves, liquid cooled at triple spark. At higit sa lahat, FI na ang Dominar 400cc. At ito nga ay may displacement na 373.3 pero nakalagay sa papel nito ay 400cc kung kaya't ito ay isang Legal Express na motorcycle. At pagdating naman sa max torque nito ay merong 35 Nm at 6,500 RPM. Ang number of cylinder nito ay isa at ang cooling system nito ay liquid cooled at meron nga itong valve per cylinder na 4 at ang starting nito ay self starting only syempre. At pagdating sa fuel supply, ito ay fuel injected. Sabi ko nga kanina, tipid na itong 400cc dahil ito ay isang FI. At pagdating nito sa clutch, ito ay merong wet multiplate with assist in slipper clutch. At pagdating sa gear, sa gearbox, ito ay mayroong 6-speed. At pagdating naman sa emission type, ito ay BS6 or Bharat Stage 6. It is a 6 emission benchmark. O sa madaling salita, ang BS6 ay isang emission standard. In terms of features naman ng Kawasaki Dominar 400cc, ito ay mayroong instrument console na LCD. At syempre may built-in na to na USB charging port. At pagdating sa speedometer, tachometer, trip meter at odometer ay digital na lahat. At pagdating syempre meron itong additional features o variant. Syempre meron itong gear indicator, trip indicator, toll visor at syempre meron itong handguard at engine plate. At syempre meron din itong leg guard, carrier, syempre, plus dito ang back stopper. At higit sa lahat, meron itong navigation stay and saddle stay. At usapan naman sa seat type, syempre, ang seat type nito is split at meron din siyang orasan o tinatawag nating clock. At and yes, meron itong passenger footrest. Kaya kung meron kayong OBR, meron siyang mahapakan syempre dahil may nakalaan na passenger footrest. Usapang dimension naman tayo mga kamotorista. Pagdating sa width, meron itong sukat na 863mm at sa length nito ay 2,156mm
At pagdating naman sa height ay 1,243 mm. At pagdating naman syempre sa fuel capacity, ito ay meron siyang 13 liter. At pagdating naman sa ground clearance mga kamotrista, ito ay 157 mm. At pagdating naman sa wheelbase, syempre ito ay may sukat na 1,453 mm. At meron na itong curb weight na 193 kg. Ang front suspension ay telescopic, 43 mm USD fork, 135 mm travel. At ang rear suspension ay multi-step adjustable monoshock with night rocks, wheel stroke of 110 mm. Ang front brake at ang rear brake nito ay disc brake. Ito rin ay ABS dual channel at may tire size sa harapan na 110 by 70 by 17. At ang rear naman 150 by 60 by 17. Ang wheel size ito sa harapan ay 431.8 mm. At sa likuran ay 431.8 mm din. At meron itong wheel type na alloy. At ang frame nito ay beam type perimeter frame. At ang gulong nito ay tubeless. Kung kaya't kapag ito ay natusok ng pako, ay di agad sisingaw. Fully LED na din ang headlight, tail light, at turning signal lamp. Ganon din ang LED tail light lights. May sukat sa front brake diameter na 320 mm. At sa rear brake diameter niya ay 230 mm. Usapang presyo naman tayo mga kamotorista. Noong una ay lumabas na ang Dominar 400cc na ito ay may cash price na 175,000. Subal sa 2022 model ng Dominar 400cc, ito ay meron ng SRP na 195,000 plus 2,000 registration. Kaya ito ay magto-total ng 197,000. At pagdating naman sa installment, ito ay may down payment na 37,500 at sa amortization nito for 6 months, 30,873 and for 12 months, 17,281. Kapag 18 months mo itong hulugan, ito ay may total na 12,839. At kapag naman 24 months naman, ito ay may total na 10,552 at for 36 months ay mayroong 8,488. At syempre, hindi mo mawala dito ang rebate ni Kawasaki na 200 pesos. Laging tatandaan mga kamotorista, mahabang buhay at ride safe.